Hello po mga kababayan, ako po si Radu Cachalians from Dagupan City, Mangasinan at Sydney, Australia. Isa pong honor po para sa akin na makasama po ang ating national artist, si kasamang F. Sionil Jose. Kasi mo sa lami morning. Andito po. Naku po, it's my dream po na makita personally ang ating mahusay na writer po. At ngayon po, habang buhay pa po sila, nandito malakas pa, nandito po. Kuya, hindi na masyadong malakas. Sir Francis po, alam niyo po ba sa Sydney, lagi ko pong promote ang pagmamahal sa ating sariling wika at ang ating kultura. Ano po ang masasabi niyo po at mensahe para sa ating mga kababayan na patuloy na mahalin ang ating kulturang Pilipino? Huwag lilimutan ang pagka-Pilipino ninyo. Dahil bandang huli, isang bayan natin, kahit nandiyan kayo. And its memories and sense of place that will keep you rooted in this country kahit na saan kayo papunta. Alam niyo po, Francis F. Kuya Sionil, sa Sydney, Australia po, marami sa aming mga Pilipino. Pag minsan naluluha, kasi nasa ibang bansa kami, namimiss namin ang Pilipinas. Ano po, alam ko po, nag-abroad din po kayo, di ba po? At bumalik po kayo rito. Ano po ang proseso nun para sa inyo? Meron akong sinulat na nobela, pangalan Viajero. Kasi ang pagbibiyahe ng mga Pilipino noon pa, bago dumating mga Kastila rito. Kasi we are an archipelago, we are surrounded by water, so we are a seafaring people. The sea is in our blood. Opo. So, yung pagbibiyahe natin na yun, dala-dala natin mga ugali, hindi lang mga ugali, pati yung amoy ng ating lupa. And this keeps us rooted in this place as well as it reinforces our identity. As a Filipino. Alam niyo po, Sir Francis po, lagi ko sinasabi rin po sa kababayan ko natin sa Sydney, Australia, na kahit na po hindi na sila Filipino citizen, ang pagka-Pilipino po ay nananatili sa ating dugo, sa ating kaluluwa. Kaya ang tanong ko po sa inyo, Kuya Francis, paano po, ano po ba ang isang pagiging Pilipino? Kung tatanungin po kayo, paano ang maging isang tunay na Pilipino? Ang ugat mo andito. Ang ugat mo dito. At saka malalim yung ugat na yon. Malalim na malalim. No? Pag sinabi niyo pong ugat, Kuya, ano po ang sa mga kabataan niyo, medyo malalim para sa kanila yan? Bantang guli, alam ko yan. Ha? Kahit na, halimbawa, maraming mga Pilipino na ayaw nila aminin Pilipino sila. Opo. Kung yung mga iba, nahiya sila. Opo, na-experience ko po yan. Kasi, iba. It's difficult to love a country that has many problems, that is poor, you know. But yung sitwasyon na yan, temporary yan. So bantang uli, ang pagkat Pilipino mo, nasa puso mo. At kung namamatay doon, hindi mo na mabubuhay. Okay. Po. Salamat po. Okay. Maraming salamat po.